Hello guys, good morning to everyone. Welcome to Sir Mio's Garden. Sir Mio Vlogs is here. Please do like, share, and subscribe. Next guys, itong aking garden croton plant. Napakaganda ng kanyang foliage guys. So what really separates this garden croton plant compared to the other plant is that I do really love its stunning, striking foliage. Combination din po siya ng dark green, yellow, and gold. Nilagay ko din po siya sa east portion ng aming bahay kasi po dito po talagang pinakamaswerte, pinakamayaman, pinakamasaganang portion ng aming bahay. Huwag po kayo magpapawala ng mga halaman dito sa portion na to because it's already proven and tested by many plant enthusiasts, feng shui experts na ito talaga. Ito ang sentro ng pinakamaganda at pinakaswerteng portion ng ating bahay. So napaka-striking talaga. Hindi po ako nagpapawala ng ganitong halaman na combination ng dark green color or gold. So this is best propagated by means of stem cutting. So nilagay ko po siya dito guys. So isa lamang pong variety ang meron ako ng ganitong halaman. Binili ko po siya 2 years ago and that cost me for about 280 pesos. Then dito guys, hindi rin po nawawala sa list ng pinakamaswerteng halaman, feng shui plants ang aglaonema. So this add Asian culture decor and ambience doon sa pinakabahay. If you place this in your sala or in any business area, this attracts more financial stability, abundance, prosperity, peace, healing, and love. Would you imagine that all of aglaonemas, guys, are also best in terms of air filtration, air purification, and money magnet? So this is called aglaonema red siam or red lipstick. So minimal caring is required for this plant and you'll never regret having this plant in year 2023. Ayan siya guys. So I have lots of combinations of colors especially for my aglaonema. Hindi rin po ako nagpapawala ng ganitong halaman kasi po very decorative, very striking, and very pleasing lamang po ang pag-aalaga ng halaman na ito. Then of course, dito guys, so hindi rin nawawala every year ang list ng pinakamaswerteng halaman, ang mga snake plant. So what I have here is yung tinatawag na Sansevieria Metallica Siam Silver. I propagated one kasi po napakaganda talaga ng foliage niya guys. So ito po yung pinaka mother plant, ipapakita ko po. Ito siya guys oh. Ito yung pinaka mother plant. Nagpropagate din po ako ng isa. Then I use water propagation guys. Hanapin natin yung pinaka water propagation ko na halaman. So ito siya guys. Tignan natin kung talagang naging successful. Papakita ko lamang po. Then yung tutorial on how to propagate this Sansevieria Metallica Silver Siam is I will be presenting or sharing that maybe next vlog. So papakita ko guys, silahin natin to. Ito siya, napakahaba ng kanyang dahon. Sa tingin ko is pumapatak ng 18 inches yung pinaka haba ng dahon na to. So hilahin natin guys. Be extra careful. Wow. Oh, 'di ba guys, nakakatuwa. So ito siya guys. Oops. Sumama po kasi yung isang halaman dito. Papakita ko po. Wait lang guys. Medyo nagkumpulan lamang po. Ito siya guys, oh. Napakaganda ng kanyang tubo. So may mga roots na po sa pinaka baba. So this is now
ready for soil propagation, guys. Ayan po. So, ibabalik lamang po natin to. So, Sir Mio Vlogs is an avid collector of different plants that are considered air filtering, air purifying po. Kasi nakakatulong po yung mga halaman na ganyan sa paglilinis ng oxygen or air dun sa ating bahay. Then dito guys, hindi rin po nawawala sa list ang nagpropagate din po ako ng Chloropitum commosum or popularly known as ayan, spider plant. Bakit po spider plant? Kasi po guys, so kapag nagkaroon po siya ng sanga, is nagkakaroon po siya ng panibagong sprouted na new spider plant. Katulad po neto guys. Oh. So itong sanga na to, itong internode na to or sanga is magsisilbing way or bridge para magkaroon ng panibagong usbong na mga maliliit na spider plant. So kapag may aerial roots na po yung pinaka spider plant, that's the best time for us to propagate this by means of soil propagation. So proven and tested by NASA ang halaman na to, air filtering, air purifying, kasi nag-alis po sila ng mga chemicals or toxins sa bahay kagaya ng formaldehyde, toluene, benzene, and yung carbon monoxide and dioxide. Then dito guys, is meron din po akong halaman na tinatawag na splashy hoyas. So, napaka glossy, glassy, and shiny ng kanyang pinakadahon guys. So, this is best propagated by means of stem cutting. So, ito na po yung pinaka baby plant ko. I decided to propagate one kasi po kapag namulaklak po itong hoya nyo is maglalabas po siya ng napaka bangong scent or aroma. So, color ng bulaklak niya is purple to white combination po siya guys. You'll never regret having this plant kasi po this is best also one of the best house plants, feng shui house plants next year, and nakakatulong din po ito sa pag-emit ng mga oxygens na hindi kaaya-aya sa ating bahay po. So try to purchase one or humanap po tayo online ng halaman na splashy hoyas. Then dito guys, one of the varieties of photos, ito po yung silver satin photos. So napakaganda ng kanyang pinaka foliage, silver and dark green. So this is one of the best trailing, climbing and hanging plants next year. So compared to golden pothos guys, isa din po ito sa pinaka second na gusto kong halaman kasi po napakaliliit lamang po ng kanyang dahon. So this is best propagated by means of stem cutting din po. Ito na po yung pinaka mother plant and nakakatuwa guys kasi po talagang nag-trail na po yung halaman ko na silver satin photos. Humaba na po talaga siya guys. Ayan. Ito po yung pinaka-tuktok. So, wag din po kayo magpapawala ng ganitong money plant. Photos are also considered money plant. So, nilagay ko din po siya sa east portion ng aking garden kasi po east portion or corner kasi po nag-eliminate po siya ng anxiety, stress, negative thoughts, negative vibrations, and negative energies. Parang uulan guys. Ayan po siya. So minimal caring lamang po ang pag-aalaga ng silver satin photos. So alike with the other photos na kilala po natin, marble, manjula, golden photos, what else, queen marble photos, and yung silver satin, pare-pareho po ang kanilang way ng pag-aalaga. Minimal caring is required for this plant and we are not advisable or it's not advised for you to place this in full sun or direct sun because there's a possibility na magkaroon po siya ng scorched leaves, dark or brown edges. So until next time guys, simple tour lamang po. So second batch po.
So sa susunod guys is may nag-request po na ayusin ko daw po yung pinakahalaman ko para makita po talaga nila yung ganda ng mga ito. Thank you so much guys sa nag-suggest. That is really appreciated. Until next time, see you around. God bless us all. Enjoy the rest of our day. Ciao, ciao. Ingat po tayong lahat.